Kita mo, pinaglaban mo tong lalaking to, tapos i-deny ka on national TV. Yan ang pinasok mo bilang kabit. Tapos ang tapang-tapang mo, aawayan mo yung legit. Ano ngayon ang pinaglalaban natin, ate? Bakit ako lagi yung sinasabing dinidiin? So handa kang makulong. Kung papailan ka ng kaso ni Ma'am Marites para lang kay Joe Direct, ganun ba yun? Oo naman po. Si Marites Pacquiao, kung saan nire-reklamo niya ang kanyang asawa at ang kabit nito dahil po sa pambubuli sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, sinasabihan siya ni kabit na mukhang uod, matandang gurang at pangit. Iba talaga yung mga kabit ngayon. Nakapang talaga mga kabit ngayon. Attorney, wala tayong magawa eh. Magandang hapon, Ma'am Marites, no? Nakakabahala naman itong nangyari sa'yo. Ano po bang ginagawa sa'yo ng asawa niyo at ang kabit niya? Yung asawa ko po, lagi po ako nilalayat doon sa kasama niya doon sa trabaho. Mm-hmm. Sinabi niya daw, pangit. Hindi na daw siya magpibalikan sa akin kasi pangit ko daw. Mm-hmm. Tapos, nung time na yun na nakipaghiwalay siya sa akin, ma'am, sabi niya sa akin na, paghiwalay na tayo, tapos tumawag yung babae, ma'am. Ang sabi ng asawa ko, oo, sinabihan ko na yung sinabi mo sa akin. Oo, narinig niyo po yun. Oo po, utos yung babae yan, ma'am. Ano po yung mga sinasabi sa inyong nakakasakit? Kasi ngayon pa lang, nagsisimula pa lang tayong mag-usap, naiiyak na kayo, ma'am. Siguro sobrang sama nung mga sinasabi sa inyo. Damang masasakit na sinabi ng asawa ko, ma'am eh. Hmm? Mukha daw akong pira. Tira lang daw habol ko sa kanya. Hindi na alam, ma'am, na lahat ng pinadala niya sa amin, pinunta namin ang bahay doon sa probinsya. So, ma'am, kailan pa kayo hiniwalayan nitong asawa niyo? Noong Mayo po, ma'am, nag-away kami sa cellphone po. Kasi nahuli ko yung chat niya na alucard yung account ng asawa ko, ibang babae yung ka-chat niya. Tapos nung nahuli ko, pinusko ko yun. Kaso di ko yung nilagyan ng pangalan nilang dalawan, pinusko lang yun. Nagalit siya sa akin, ma'am. Sabi niya sa akin, hindi daw yun ang babae na ano, ang babae niya ngayon. Yun na yun ang babae niya, inano niya, ma'am, na babae na pala. Hello po, Ma'am Lori Fee. Hello po, ma'am. So, ano po ba ngayon ang status po ninyo ni Mr. Pacquiao, ma'am? Yung kamustahan lang po. Kasi hindi naman po yung totally na sinasabi po niya na ano eh, kasi hindi naman po kami nagsama. Hindi naman po siya nakakalabas. Eh, yung tungkol po sa sinasabi po ni Marites na pinubuli po namin siya, yung sinasabi mukha siyang uod, pangit siya, hindi naman po ako ganung klaseng tao. Oo, ipalagay na lang po natin eh, nasa third party po ako, pero hindi po ako nambubuli ng tao. Siya po kasi yung nauna po kasi, ma'am eh, sinabihan niya po ako na mangkukulam daw, tapos kinulam ko daw yung asawa niya, kaya daw pumatol yung asawa niya sa akin. Tapos sinabi ko, di ko naman talaga kailangan mangkulam. Hindi niyo na po kailangan maging mangkukulam dahil? Hindi ko naman po kailangan mangkukulam na kasi hindi ko naman, wala naman po akong kaalam-alam din sa tungkol sa mangkukulam, ma'am. Kaya sinasabi ko sa kanya, paano mo nasabing mangkukulam ako? Kasi nga daw, gawa na daw dahil po sa tribu po daw namin na ganyan-ganyan. Kasi daw, kadalasan daw sa mga alam tribu mo, madam, namin ganon. Madam, ganito lang yan eh. Maiksi lang yan eh. Tanggapin mo yung consequence, okay? Tanggapin mo yung consequence, ma'am. Aminado ka naman pala, nakabit ka, ma'am, eh. Diba? Opo, o, eh, pero ano naman kung sabihan na, ka na mangkukulam, ganyan. Ma'am, kulang pa nga sa yan. Dapat nga sinasampahan ka pa ng kaso, eh. Di po ba? Ma'am, hindi ko naman, hindi, opo, ma'am. Pero hindi ko naman sinasabi na tinatanggap ko po yung sinasabi niyang pambubuli. Kasi niminsan hindi ko naman sinasabi. Wala meron, naman talaga akong nasabi mukha siyang uod na meron kung saan kaming kung hawak galing na evidence, madam. Oo nga, basahin mo nga yan, Sherry. Tignan natin nabasa kung sinong tinikman ngayon. Para kang ang baliw ngayon dahil asawa mo wala nang gana sa'yo, aswang. Mm-hmm. Pangit pa mukha mo. Nasusuka na daw siya sa mukha. Nakakaumay ka na tignan. Nagugulat na siya sa'yo pag tinitignan ka. So, ano yun, ma'am? Kasi po, ma'am, nauna po siya nagsabi, kaya lang po nasabi ko sa kanya kasi sabi po kasi niya sa akin na may ginawa daw po ako, ganyan-ganyan, tapos kinulam ko daw yung may ginawa pa ako. Pero, ma'am, hindi lang daw po kulang, ma'am, kulang sandali, yung paulit ginawa ko sa kanya. Ay, meron pang babasahin si Sherry, ma'am, sandali. Mas kadiri ka kasi pinagpilitan mo sarili mo sa akin kasi lumapit si Derek. Sa Derek? Akin, hindi siya inakit, kusa siyang na-in love. Oh. Nako, ikaw ba? Minahal ka ba? Ipilit mo talaga, day. Kumupas na ba yung gayuma mo, day? Ma'am Lori Fee, ganito. Kausapin mo si Miss Marites, ma'am. Nasa kabilang linya, ma'am.
ano yung sinasabi mo, Tess, na ano, kinulam ko si Direk, tapos kasalanan ko kung bakit si Direk nandito sa akin. Mm. Diba, ikaw nag-una sa akin, sinabihan mo ako ng ungo. Ano? Matandang guhang. Ano, no, huli lang ako nagsabi sa'yo na mukha kang mangkukulam, diba? Hindi, ah. Sabi mo sa akin nung una, hindi. Kaya nga sabi ko, uy, ungo. Kaya expression niya. Naiwasan ko ang tawa ko, Peng, kasi pamilyadong tao yan. May anak ko kung isang taon. Ano bakit ako yung, bakit ako yung kausapin mo? Bakit ako yung... bakit dito ba ikaw nakiusap sa akin, Peng, na pakiusap ka ng asawa ko? Kasi pagdating mo ng Laguna, ayaw ko na siyang puntakin. Di ba yun ang sabi mo sa akin? Oh, pero yung asawa mo yung ano, kasi ayaw nga daw ng asawa mo sa kanya makipaghiwalay na. Oh, bakit alam mo naman ang pamilyado mo, pamilyado yung tao. Bahala na kami mag-usap nun sana, Peng. Oo nga, nandiyan naman yan. Alam mo naman ang anak mo. Bakit nakialam ba ako? Nandito ako sa ano, nandito ako sa Laguna. Sa okasyon mo na yun. Saka hindi mo na, hindi, bakit dito mo isiksik sa akin na yung asawa mo talaga yung ayaw na, yung makipaghiwalay na. Alam, dami nakikita sa inyo sa trabaho ng asawa ko. Na ako pumunta dyan? Hindi. Nalagi ka rin kausap ng asawa ko doon sa gabi-gabi daw yon. Lagi kayo nag-uusap. O, anong ibig sabihin nyo? Walang focus yung asawa ko sa mga anak ko. Pinabayaan na ng asawa ko ng mga anak ko. Mr. Pacquiao, good afternoon. Yun. Hello po, Mr. Pacquiao. Good afternoon po. Wow! Fierce. Wow. Hello, ma'am. Okay. Ayan. Sir, ano ba talagang status niyong tatlo, sir? Nang babae ka, sir, syempre. Kawawa yung pamilya mo dito. Yung anak ko naman, ma'am, hindi ko naman pinabayaan, ma'am. Tuwing sahod ko yan, binibigyan ko naman, ma'am. Magkano binibigay mo, sir, sa mga anak mo? Sa Pintinas. 1,000. Lagay natin 1,000, ma'am. Yung sinasabi niya, ma'am, na 6,000, binibigay ko niya palagi. 2,000 lang sa akin. Pagkain lang yan, ma'am. Sa misis mo, ilan ang anak mo? 5, ma'am. 5. Wow! 5. Sa kabit mo, ilan anak mo? Ah, wala pa, ma'am. Wala pa. Hindi. Sir, hindi pa kayo nagtalik? Ay, hindi. Nagkita-kita lang, ma'am. Pero hindi naman mag-ano, ma'am. Kasi trabaho, ma'am. May trabaho rin. Din dito. So, dinideny nyo po yung sinasabi nung kabit nyo. Nakikinig po si Ma'am Lorife ngayon. So, dinideny nyo po ba siya? Kasi nasa amin po yung message niya na sabi niya nagkatikiman na daw kayo, sir. Oo, ma'am. Kaya na, ma'am. Magkita kami. Pero wala namang anak sinasabi, ma'am. Ay, sabi ni Ma'am. Mga kahal, na sabi, ma'am. Ay, no, sabi ni Ma'am Lorife, meron siyang kinoment. O, sino ang tinikman ngayon? Ayan, o. Alam niyo, sir, ang pinakapunot dulo lang dito, no? Ma'am. Yung kabit mo, okay? Na hindi marunong ilugar yung sarili, okay? Ikaw din, sir. Tingin mo ba lusot ka na dito? Ay, hindi naman ako makasabi, ma'am, kung lusot eh. Hindi, kuya, wala nakakatawa doon, kuya. Kawawa yung misis mo dito. Alam niyo po ba yung mga pinagsasabi ng mga, ng kabit mo dito kay madam? Sa asawa mo, nanay ng mga anak mo? 5 anak. Sir, hindi maganda yun. Hindi nakakatawa din yun, sir. Para hindi na makangiti si kuya, no? Kuya, makinig ka sa akin, no? Kasi kanina ka patawa ng tawa na para bang nagbibiroan kasi tayo dito. Alam mo bang pwede kang makasuhan under RA 9262, Bausilo? Naririnig niya ba ako? Natatawa lang ako, attorney, kasi sa mga comment ng netizen. Ako din eh. Doon ako natatawa yung mga comment ng netizen ngayon kasi may isa daw actor na kamukha itong si Sergio Direk. Uy, sino? Oo, kilala ko yan, yung actor na yan. Oo, komedyante rin yan, attorney. Aha. Okay, bakit pag si Shari naririnig mo, pag ako hindi? Wala namang pinipili, ma'am. Wow! Walang pinipili pala, no, kuya. Kinikinig ka pa ata kay attorney. Kuya eh. Oh, yeah! Oh, nag-beautiful kayo sa attorney. Hindi daw. Sinabi ko sa'yo. Ay, nag-ayos ng hair. Mami Marites, Mami, kausapin niyo po itong si Joderick. Ito na sinasabi mo, Direk, na wala kang takutan ng kahit saan ako lalapit. Kasi ang tapag mo, wala kahit sa trabaho yan. Mo. Pinubuli mo ikaw ako dyan sa trabaho yan. Mo. Lagi mo sinasabihan mo na bakit ako. Matagal mo pala ako niloko. Nung birthday mo pala, nagsama kayo na ng babae mo. Saka, sabihin mo pa, pag magbigay ka ng pera ng mga anak mo, sabihin mo, kapag yan lang ibigay, yan lang tanggapin. Huwag na kayong ano, magdaming salita. Baka sa sunod, di na ka namibigyan. Ano yun? Di mo yung sariling anak, ano, ay sabihan mo ng ganyan. Magkano ba sinasahod ko?
Yan lang laging sinasahod mo. Laging, anong binibigay mo dun sa amin? Sinasahod ko. Ah, sa probinsya. Diba? Alam mo yun, Rick. Dati kasi. Sa dekada eh. Di niya nagkaganyan. Di naglulukul buhay natin ngayon. Dati kasi, malaki pinadala ko sa'yo. Si hato-hato ba overtime eh. Damagan. Huwag kang masanay. Kaya ngayon, patapos na ang trabaho, tapos na ang building. Kaya, padahan-dahan ang patapos na ang trabaho, padahan-dahan ang pawala yung uti. Dalawang oras na lang, hanggang alas ito. Di ako naghahabol sa pera mo, Rek. Kuya Joderick. Ma'am. Sino ang mas mahal mo? Si Marites ma'am. O si Lorife? Wala. Yung sinasabi mo, ma'am, kung magkabalikan man sa sinasabi na magbalikan, ipilit na magbalikan kami sa asawa ko, baka magkasakita lang kami niyan, ma'am. Bakit? Yung anak ko naman, ma'am, di ko naman pinabayaan naman eh. Di ko inasahan na magkabalikan yung, direct. Inasahan ko, Rick, na makasuhan kayo ma'am. Pareho. Sir, nasubukan ba, mo na bang makulong? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa? Hindi pa. Ikaw, Miss Lorife, nasubukan niyo na po ba? Hindi naman po. Ma'am Lorife, anong pakiramdam mo dinideny ni sir? Sabi niya... Na ano po? Na nagkatikiman daw kayo. Sabi niya, hindi daw totoo tong mga sinabi mo dito. Kung ano po yung sinabi niya, yun na lang po. Ganun. So wala, i-deny ka rin pala nitong pinaglalaban mo eh. Alam mo bang magkakakaso ka for slander? 6 years ka, makukulong. Bakit? Teka lang, huwag ka muna magsalita. Pakinggan mo muna ako. Itong mga ginagawa mong paninira, oh, nandito lang lahat, may ebidensya. Diba? Ano mang kasinungalingan o walang katotohanang paninira na ipinahayag mo dito sa mga salita mo na nakasisira ng reputasyon at karakter ng isang tao ay slander. At pwede kang makulong hanggang 6 na taon. Kita mo pinaglaban mo tong lalaking to, tapos i-deny ka on national TV. Yan ang pinasok mo bilang kabit. Tapos ang tapang-tapang mo, aawayin mo yung legit. Ano ngayon ang pinaglalaban natin, ate? Babae din ako. Sa tingin mo, ilalagay ko yung sarili ko sa ganyan, tapos I will take pride. Feeling ko maganda ako. Kasi kabit ako. Ang sa akin po, yung lahat kong sinasabi ni Marites sa akin na ganyan-ganyan, hindi wala si... naman po akong sinasabi. Actually, hindi si Marites ang problema dito, te. Hindi si Marites. Hindi si Marites. Bakit po ako lagi yung sinasabing dinidiin na ako hindi yung... Hindi ba, bakit hindi ka mag-focus kay Joderick? Bakit hindi ka mag-focus kay Joderick? Kita mo ginagawa, o? Bakit yung asawa niya? Hindi, bakit ka galit kay Ma'am Marites? Si Ma'am Marites, wala siyang ginawa. Niloko siya. Ma'am, hindi po ako galit. Naunang nang bully, ma'am. At saka yung sinabihan niya ako, tinikman lang ako, yung mga ganang-ganang. Oo, sandali lang. Sir, mo naman yan. Eh, so kung gusto... Wait lang, ma'am, ha? So handa kang makulong. Kung papailan ka ng kaso ni Ma'am Marites, para lang kay Joderick, ganun ba yun? Oo naman po. Kung gusto niya, pero yung sinasabi niyang nambubuli po ako, yung sinasabi niyang mukha siyang uod at saka yung tinikman lang ako or ganyan-ganyan or ano ba yun, yung ikaw niyon? Kaya yung nagsabi sa akin na tinikman lang ako? Eh kasi nga kabit ka. Asawa hindi yan. Ko oo nga po, hindi ko dinidinay. Bakit dito niya dinidiin sa akin? Bakit hindi niya tanungin yung asawa niya? Alam mo, nakakalungkot kasi babae din naman ako. Huwag mong gawin sa sarili mo yan, te. Huwag. Mag-focus ka kay Joderick, may asawa, o nilapitan ka, ikaw naman, alam mong may asawa, pinatulan mo. Labas si Marites dito eh, kasi kahit na anong pang sabihin niya sa'yo, asawa yan eh. Ngayon ikaw, may awa ka ba sa sarili mo? Kasi ang sinasabi ko, kung magpa-file ng kaso si Marites, may mga ebidensya siya against you. Isipin mo muna yung sarili mo ngayon. Kausapin mo si Joderick, gusto mo siyang kausapin? Hindi kanya matutulungan sa kaso. Anong maitutulong niya sa'yo? Tanungin mo nga. Uy, minahal kita. Binigay ko yung sarili ko sa'yo. Ano ang matutulong mo sa'kin? Kakasuhan na ako ng asawa mo. Gusto mo? Tanungin mo siya ngayon. Ma'am. Ako na lang mismo magtulong, ma'am. Ay, hindi po kayo para... mag-decide yan, sir. Si Mrs. po. Kung gusto niyo, sir, kausapin niyo po si Mrs. Kasi, sir, lang, parehas kayo pwede makulong. Ma'am. Ako, di ba ako naman ang punot dulo niyan? Ako na lang mismo magpagulong. Dalawa kayo, sir. Kaya po ni attorney yan, attorney Sam. Kaya niya po kayo magpagulong dalawa. Mismo, ma'am Lorife, hawak po kasi ni attorney Sam, yung kausap niyo po kanina, hawak po ni attorney Sam yung mga evidence. Pwedeng-pwede po kayong mapakulong. Yung mga evidence na sinasabi ni Marites, ma'am, siya lang po nagsabi niyan, yung mga pinagagawa niya, kung ano-ano pinapakita niyan, sinapsat niya. Siya lang yung nagsapsat niya ang ganyan, ma'am. Pero inamin mo nakabit ka rin kasi, di ba? Oo nga po, ma'am. Hindi ko na-deny yun. Pero yung sinasabi niya, yung bakit ganyan-ganyan na mukha kang ano, tapos hindi ka minahan ng ano. Siya yung nagsabi niyan. Wala po akong sinasabing ganyan. Ma'am, kanino tong si Lorge?
J-Lore? Wala po ako. Kanina sinabi mo na kasi kaya ka lang sumagot dahil nga nauna siya. So wag mo na to i-deny, ate. Ate Lorife, ganito, no? Kasi alam mo, sa totoo lang, nag-e-expect ako na kahit papano hihingi ka ng tawa dito kay Mami, kay Mama Rites. Yun nga eh. At gayon din sa mga anak. Kasi alam mo, sa totoo lang, malaki ang impact nito sa mga bata. Yung ginawa nyo nito nung tatay nila. Huwag kang maging proud, nakabit. Hindi nakakatuwa yun, ate. Yung sinasabi mong aminado ka, huwag kang maging proud dun. Kasi nakakababa yan. Nakasira ka kasi ng pamilya. Hindi ka pa nakontento. Ininsulto mo pa talaga. Ang tanong ko na lang, paano kung sa sarili mong nanay? Lahat naman tayo may nanay, di ba, Ma'am Lorife? May gumawang babae sa nanay mo niyan. Kahit naman po ako, pero yung sinasabi niyang ganyan, wala naman po akong sinasabi. Iba naman po yung sinasabi niyang ganyan sa akin eh. At saka hindi ko naman tanda na sinabihan ko siya ng ganyan. Ganito, ma'am, kasi kakasuhan ka ni Ma'am Marites. Gusto mo ba siyang kausapin ngayon? Para lang iligtas mo yung sarili mo dito, kasi pag tumuloy yung kaso, alam mo na. Bakit hindi tanongin ni Marites yung asawa niya kung kaya pa ba siyang samahan dyan o kung anong pong mangyari, ako tanggapin po naman po. Pero hindi po porkit na dito po isisi lahat ni Marites sa akin. Bakit? Hindi naman po madidiktihan niya yung puso ni Judy kung sino pipiliin niya. Wala. Diba, ma'am, sinabi mo na wala na yun doon. Kasi nga, ma'am, yung sinasabihan mo pa siya ng mga kung ano-ano. Kumabit ka na nga, ma'am, kung ano-ano pang sinasabi mo. Yun yung nirereklamo niya, ma'am. Yung panlalait mo pa sa kanya. Oo, let's say sa'yo na umuwi itong si Joderick. Pero wag mo naman sanang laitin. Yun yung sinasabi ni Ma'am Marites. Lorife, anong isang beses, Lorife? Diba binahay ka ng asawa ko doon sa basiko? Anong sabi mo sa akin, Lorife? Gusto mo magpaka sa asawa mo? Sa harapan mo? Ma'am, yung words lang po natin. May mga nakikinig pong bata. Opo, Marites, wala kang nakitang naganyanan kami, ha? Wala kang nakita. Wala ka nakita, pero pinauwi mo ako. Tapos anong sabi mo, pauwiin mo agad si Direk sa amin. Kailan mo pinauwi? Kinabukasan ng gabi. Anong ginawa nyo doon sa isang bahay? Ha? Dapat ikaw umalis ng time na yun. Dapat ikaw umalis ng time na yun. Ayaw mong umalis kasi di mo alam yung buong Manila. Ano ka? Di ba? Patagal ka dito sa Manila, tapos magpahatid ka pa kung saan ang sakayan. Hinatid lang ako, hindi yung nakita mong grabe ka naman yung bibig mo. Bakit nakita mo ba? May ebidensya ka bang nakapatong dyan? Maraming nakakita sa'yo, maraming witness na binahay ka ng asawa ko. I-deny mo pa yan. Di mo alam na nagsubunutan tayo? Nandito nga yung buhok mo eh, nadala ko nga eh. Wala naman ako. Bakit sinabi ko bang hindi tayo nagsabunutan? Nagsabunutan pero yung sinasabi mong nagkanto. Kasi nakita mo na ako kasi sinabihan mo ako, Lorife, nga ang tapang ko kasi nandiyan ang tiyahin ng asawa ko. Nung walis ng asawa ko, doon ang nilabas yung tapang ko. Alam mo, Marites, hindi kita kasinakan. Alam mo, tinulungan pa nga kita eh. Ikaw yung inawat ko kasi nga nasaktan ka. Huwag ka na magsinungaling, Lorife. Huwag mong baliktarin, hindi porkit legit ka. Huwag mong baliktarin, hindi po porkit legit ka, Marites. Magawa-gawa ka na rin na ng kwento. Grabe, nabother ako dun sa sinabi ni Ma'am Lorife, hindi porket legit ka. Wow, ito talaga yung proud kabit talaga. Super. Gusto ko lang malaman mo, Sir Joderick, na aside sa concubinage, kung kaya man ng ebidensyang i-prove yun, pwede kang filean under RA 926 sa Vowsi hanggang 20 years ang pagkakakulong nun, sir. Tapos yung kabit mo, pwede rin namang makulong. Sinabi ko na kanina. Okay? So ayusin niyo po yung pakikipag-usap. Kausapin niyo po si Ma'am Marites ngayon. Ma'am, gusto ko nang ipakulong yung dalawa, ma'am. Wala naman yung awa sa mga anak niya, ma'am. Eh. Kahit mo lang tawagan yung mga anak niya, kahit nagkasakit yung anak niya, ma'am, wala siyang pakialam, ma'am. Ano, walang pakialam? Eh, bumupunta ka nga dito, gumukuha ng taod. Inatiran ka nga dito ng, binigyan pa kita ng bigas dito eh, di ba? Ilang beses ka manawag sa buong buwa, direct buling ko? Sabi mo, yung taod, pumupunta ka dito, sabi mo, umuwi din ay dyan. Ang mga anak mo, direct. Na wala akong pakialam sa mga anak na din. Nagbibigay naman ako ha. Ang tatin lang kasi. Ayaw mo rin matanggap. Ayaw mo matanggap. Sa limang anak mo, nagatas pa yung anak mo isa? 2,000? Oo nga. Nandun na tayo. Di ba alam mo ba yun? Tapos sinabihan mo ba, sinabihan na kita noon? Bahala na kayo makupa ng bahay. Kaya nagtarbaho yung anak mo. Pang-upa lang ng bahay. Sir Joderick, ito yung mag-focus ka dito ha, sa mangyayari kasi kakasuhan ka nga ni Ma'am Marites. Handa ka bang kaharapin yon o gusto mo pa siyang kausapin para hindi niya ituloy yung kaso? Marites, ano ba ang gusto mo niyan?
Wala na akong gusto sa'yo, direct. Ang gusto ko lang, makulong kayo pareho, direct. Inano mo na ako eh, pinaglalait-lait mo na ako sa mga kasamahan mo eh. Binilahan mo pa nga yung babae ng pampaganda. Binila ng ano po? Pampaganda. Binila ng pampaganda daw, ma'am. Pinadalhan yung kabit niya ng dika. Lorife. Me. Po, ano yung sinasabi mo ni Maritis na pinadalhan si ikaw yung nagbibili sa akin ng, ano, ng pampaganda, ang pera? May trabaho naman ako dito ah. Minsan hindi naman ako nanghingi sa'yo. Padala pa sa 3,000 mahigit. Saan ka magpadala ng 3,000 mahigit? Direct, nakita ko mismo sa text ng babae, 1,800. Ano yon? Tieke? Ma'am, kasi sabi ng asawa ko, ma'am, at saka yung mama niya, ma'am, wala na daw akong karapatan doon sa bahay namin sa probinsya, ma'am. Di na daw ako pwede umuwi doon at saka yung mga gamit namin doon. Ganun. Oo, yun ang sabi, yung sabi ng biyanan kong babae. Pero bahay niya yun, ma'am. Ang gawa namin nung bago yan, nagluko, ma'am. Ah, hindi pwede yun. Pinadala niya yung pira, doon ko, ano, kasi sabi ng mama niya, pira daw ng anak niya. Hindi, conjugal property naman yun, ma'am. So may karapatan ka doon. Huwag ka mag-alala, tutulungan ka naman namin doon. Oo. Sige po, ma'am. Salamat, ma'am. Pero ma'am, ang desisyon niyo po ba talaga ay mag-file na ng kaso? Hindi naman yan, marunong humingi ng tawad, ma'am eh. Yun eh. Tawad. Alam nga naman ako, ma'am, ako mag... Kumbaba sa kanila, na patawarin ko sila. Ma'am Lorife, ayaw niyo po bang humingi ng tawad kay Ma'am Marites? Bakit hindi po? Oh. Sige ma'am, subukan niyo po ma'am. Kung ano man yung nagawa ko rin no, Ma'am Marites, eh pasensya ka na kasi. Siyempre ako, babae din naman ako, hindi naman na pulkit na nagawa ko yun sa iyo eh. Pinagtawanan kita yung ganun-ganun. Ako, handa naman po akong manghingi sa'yo ng tawad eh. Alam ko naman na nasaktan ka rin. Pero hindi naman porkit na lahat-lahat na lang, dito mo ibuntong sa akin yung pagkakamali ng nagawa namin eh. Kasi hindi naman lahat sa akin may kasalanan dito eh. Hindi naman ako yung nang akit talaga. Kusa naman talaga si Judirik yung lumapit sa akin. Kusa naman talaga si Judirik yung may naramdaman sa akin. Saka hindi ko naman kasalanan. Talagang minahal din naman niya ako eh. So kung ano man yung nagawa ko rin sa'yo, pasensya ka na. Martes, ganun pa rin ako, huwingi pa rin akong tawad sa'yo eh. Kasi parang hindi na tayo lalaki, hindi na lumala yung kahit saan naabot, kahit saan naabot na. Ganun pa rin, huwingi pa rin akong tawad sa'yo. Kasi kahit kailan, hindi naman kita, hindi ko kayo pinabayaan, di ba? Hindi ko naman kayo pinabayaan eh. Yun lang, saan na lang, maibigyan mo. Ma'am, ano po, itutuloy po natin ang kaso o gusto niyo po na samahan po namin kayo para makapag-usap-usap po kayong tatlo? Ma'am, gusto ko yan, ma'am, ng personal, ma'am, kasi pag ganyan, ma'am, tinawanan nga ako nung doon kami sa Rectang Connect, sige ma'am. Sige po, ma'am, at least ngayon, ano, on National TV, talagang humingi sila ng tawad. Pero, ma'am, hindi pa po nagtatapos dito dahil i-coordinate po namin ito sa barangay para magkaharap-harap po kayo. Malaman po natin kung sincero po itong dalawang ito. Isasama na din po natin si Ma'am Lorife. Okay, ma'am? Huwag niyo po ibababa yung linya, ma'am. Kakausapin po kayo ng mga staff namin, ma'am, at i-coordinate natin ito sa barangay. Kapag ayaw, hindi niyo nakitang sincere, kaso po tayo, ma'am. Tutulungan po namin kayo, ma'am. Okay? Sige, ma'am. Salamat po. Ma'am. Salamat po, Mr. Joderick Pacquiao and Miss Lorife Anguilan.